Hello Taurus, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo through songs. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Binalasa ko na ito kanina pero balasahin ko lang ng konti. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us anong message ng person ng mga Taurus. Pwede rin na yung iniisip mo, yun ang ipakita kasi connected ka sa person mo. Ito ang unang message niya. Goodbye, girl. Nagpapaalam agad yung person mo. Hindi ka ikaw yung nagpaalam. Ito naman yung next song. Ayan. That's why you go away. Ang kumanta nito Michael Learns to Rock. Yung goodbye, girl naman, si David Gates. Ito naman yung last song. Very special love. Special pala bakit nagkahiwalay or nag-goodbye. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit ang tarot cards. Ang reading natin ngayon, naaalamin natin ang past, present, or future mo. Ikaw na bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. At saka guys, hindi po talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko, kaya sana po ay maintindihan nyo. Angels and guides, please guide us. Thank you. At ang card mo para sa past ay King of Wands in reverse, The Hangman in reverse, at Ten of Cups in reverse. Ipinapakita na ang ilan sa inyo, disappointed ka sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at nawawalan ka ng gana. Ang advice ng mga cards ay huwag kang pabigla-bigla sa pagkakaroon ng desisyon. At saka, para hindi lalong magulo or ma-disappoint yung pakiramdam mo, kailangan tapusin mo muna yung problemang kinakaharap mo bago ka magsimula ng panibagong plano. Kailangan din ng control ng behavior kasi nakadalawang cards ka na para sa discontentment. At dahil dyan, maaapektuhan yung personal mong buhay. Maybe ang ilan sa inyo, person mo itong tinutukoy. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, violente yung person mo at saka womanizer. Hindi rin niya kayang tuparin yung mga pangako niya. Sa mga single, mag-ingat sa person na bully, womanizer at saka abusive. Sa ilang single naman, may person ka mamimit pero pagdating sa commitment, hindi mo siya mapipilit. Malamang takasan ka pa niya. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards na ito, kailangan matuto ka sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Ang ilang single naman, walang contentment. Hindi pa nga tapos yung relasyon sa nauna, meron ng panibago ulit. Kumbaga, yung problema, dumadami lang. Hindi rin inaako yung mga responsibilidad sa mga nakarelasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kahit na yung person mo may problema siya sa sarili niya, nag-i-stay ka pa rin sa kanya. Kasi may takot ka na mag-start ulit ng panibago or mag-isa. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, mas pinili mong makipaghiwalay sa person mo kasi hindi siya nagko-commit. At sa ilang single, kailangan palitan mo na yung maling paniniwala mo patungkol sa love. Teka lang guys, ayusin ko muna yung camera, masyadong malapit. Yung mga paniniwala or akala mo, yan yung humahadlang. Kaya hindi ka makahanap ng happy at healthy na relasyon. Sa career, kailangan mas mag-focus ka sa mga plano mo para maging successful ang career mo.
dahil na rin sa economic situation na apektuhan pati yung financial mo. Kaya, kailangan ng bagong pananaw para maresolbahan mo ito. Sa health, kailangan ng exercise at balanced diet. Ito naman ang card mo para sa present, ang The Fool in Reverse, The World in Reverse, at Three of Pentacles, upright. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo o ikaw. Nagtutuloy lang dito yung reading na ang ibig sabihin may person talaga na nagmamadali. At ang advice ng mga cards na ito ay kailangan ng patience at hard work para matutupad mo yung mga pangarap mo. At saka guys, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi mo kailangan mag-hold on sa sitwasyon na tingin mo naman, alam mo naman eh, na walang patutunguhan. Pero dahil nga sa security at saka fear, nag-hold on pa rin ang ilan sa inyo sa sitwasyon na unhealthy. Pareho lang yung sinasabi ko dun sa past hanggang dito sa present kasi may pinatutungkulan talaga ito. Para pumasok sa buhay yung positive energy at success, kailangan ayusin muna yung behavior. Sa ilang single kaya nahihirapan kang mag-move on sa past relationship, yon ay dahil sa wala kayong closure ng past person mo. Mag-heal ka rin in time. Kaya dapat mas mag-focus ka sa sarili mo. Sa mga single naman, hindi sinasabi na kailangan harapin mo yung ex-person mo. May issue ka sa sarili na hanggang ngayon, yung feelings mo ay nasa past pa rin. Kailangan mo itong resolbahan para hindi makaapekto sa bagong relasyon na papasukin mo. At saka guys, hindi mo kailangan hintayin yung person na nang ghost sa'yo kasi hindi ka makakakuha ng closure sa kanya. Kaya mas mag-focus ka sa kapayapaan sa isip at puso mo. At ang advice para sa mga nasa relationship ay iwasan yung pagiging possessive, selos, at saka yung pag-control sa relasyon kasi nagkakaroon ito ng negative effect sa relasyon nyo ng person mo. At ang ilan naman na nasa relationship, kailangan ng effort, open and honest na communication para yung relasyon nyo ay mababalik sa dati. Sa career naman, kung meron kang naiisip patungkol sa ikakabuti ng career mo, kailangan mong sabihin ito. Pero, kailangan pag-isipan mo muna bago kumilos. Sa financial, kailangan ng hard work at determination para bumalik sa dati yung magandang daloy ng financial. Sa health naman, i-let go na yung mga negative na pagkakamali or issue sa past para hindi makaapekto sa kalusugan mo. Ito naman ang cards mo para sa future. Ang King of Swords in Reverse, Four of Wands in Reverse, at Three of Swords, upright. Parang pinapahirapan nyo talaga ako, Taurus. Kasi nakabaliktad yung mga cards mo, talagang pinag-iisip mo ko. Sana maisip mo yung mga sinasabi ng mga cards para mas lalo kang mag-guide. Ang advice ng mga cards na ito ay huwag masyadong maging sensitive or emotional. At saka anuman ang dumating na sitwasyon sa buhay mo, kailangan harapin mo ito na emotionally mature. At saka kung ano man yung nagawa sa kapwa, kailangan i-take yung responsibilidad. At ang tingin ko, hindi ikaw yung tinutukoy dito. Malayong malayo yung attitude mo sa reading na ito. Ang advice ng mga cards, ano man yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, kailangan wag mong pagdudahan ang sarili mo at lakasan mo yung loob mo. Kasi may mga sitwasyon kang kailangan harapin at kumprontahin, positive man ito or negative. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may problema yung person mo, kaya lang ikaw yung napagbubuntunan niya at hindi yun makatarungan para sa'yo. Kasi deserve mo na itrato ng kabutihan at pagmamahal. Sa ilang single, pwedeng mangyayari pa lang ito o nangyari na. Na ang ilan sa inyo, ang nakarelasyon mo ay pamilyado na.
Sa ilang single, mag-ingat sa person na makikilala kasi meron siyang dark side. Hindi mo magugustuhan. Ang ilan naman na nasa relationship, merong issue na kailangan bigyan ng pansin. Hindi naman ibig sabihin maghihiwalay na kayo ng person mo kahit marami kayong pagtatalo. Pero kailangan yung pag-usapan yung kakulangan sa relasyon. Sa ilang single, nakadalawang cards ka na, na ang ibig sabihin, yun bang kailangan makamove forward ka muna, makalimutan ang past, para magkaroon ng bagong relasyon. Sa career naman, kailangan piliin mo yung career na alam mo at gusto mo. Sa financial, kailangan ng tamang pagpaplano para mababudget mo na maayos yung money na meron ka. Sa health naman, kailangan ng positive outlook para mapapabilis ang recovery mo. Alamin naman natin yung bottom of the deck para sa additional card. At ito yon, 7 of Cups upright. Itong card na ito ang nagpapatunay na kahit na maraming delay or mga negative experience na nangyayari sa buhay mo, bibigyan ka pa rin ng chance ng universe para maging successful. Marami kang pwedeng pagpilian, pero syempre, ang pipiliin mo, yung tingin mo pwedeng pang long term. Ang advice ng card na ito, na kung may decision kang gagawin sa buhay, ay gawin mo, huwag yung iisipin mo lang. At ang advice ng card na ito ay mabuhay ka sa realidad, hindi yung sa kung ano yung iniisip mo lang patungkol sa relationship nyo. Sa mga single, ipinapakita na may mga person na magkaka-interest sa'yo. Hindi lang naman isa yung tinutukoy, kundi marami. Kaya may hirapan ka ngayon pumili kung sino sa kanila yung gusto mo makarelasyon. Kasi ang ilan sa kanila ay potential partner. At saka guys, kanina hindi ko nabanggit na ang ilan sa inyo na nasa relationship may betrayal na nangyayari sa relasyon nyo. At ito yung magiging dahilan ng separation at bagong simula ng buhay mo. Sa umpisa, mahihirapan ka kasi back to zero eh. Pero makakasanayan mo rin at may mga oportunidad na darating sa buhay mo kasi wala na yung negative eh. Sa career, kung ano yung trabaho na ibinigay sa'yo, yun ang gawin mo. Kasi kung uumpisahan mo yung hindi mo alam, hindi mo ito matatapos, may stress ka pa. Ang ilan sa inyo sa financial, magiging maganda ang takbo, pero hindi kailangan maging magastos. Sa health, kailangan i-priority yung kalusugan para magagawa mo ng tama yung trabaho mo at nasa kondisyon ka kapag kaharap mo yung person mo. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards sa iyo. Sea Turtle, Stability. Delve deeply into the study of something rather than just skimming the surface. Do not push hard for what you want all the time. Instead, set an intention or direction and steadily flow towards this. Not every journey needs to be a difficult one full of drama. Hyena, Fear. There may be an abandonment of something, a belief, a person, a place. Remember that because something is strange, it doesn't mean that it cannot be beautiful or good. We all have a job to do. We all have our own genius. Be sure you have the correct information to have a truthful understanding. Goat, Reliability. Is your word reliable? Can you be counted upon? Make your way successfully step by step. Steady as she goes. Nourish yourself. We should climb mountains, not carry mountains. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka, dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po.
Affirm, you are stepping into a chapter of unanswered prayers. Type yes if you believe. 555, you are the one who is going to bring the wealth into your life. Type yes if you believe. 81, the number is revealing the onset of harvesting time. Work hard towards your wealth because real success begins with you.